Hi! Good day mga ka-travel! Nandito na naman tayo, nagbabalik sa aking channel. So kung bago pa lang sa aking channel mga ka-travel, pindutin mo yung subscribe button, like button, pa-comment namin sa ilalim kung anong masasabi nyo sa video na to. So intro muna tayo! So ayan mga ka-travel, so yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-travel, ay kung paano tayo mag-brake na parang ABS. So ang video na ito mga ka-travel ay para lamang sa mga may motor, may clutch or walang clutch na hindi naka ABS. So shoutout muna kay Boss Kyle at saka shoutout kay Boss Alfred. So anong masabi natin sa ating mga taga-panood dahil magpipista na dito sa Las Tapas during summer? So ayun mga ka-travel, yung ano natin, pag-usapan natin ngayon kung paano tayo mag-brake na parang ABS. So ang video na ito mga ka-travel ay para lamang sa mga motor na hindi naka-ABS. So ituturo ko sa inyo mga ka-travel na parang ganun na nga, na para sa akin ay effective talaga siya. So shoutout ulit mga boss, shoutout. So andun na kayo sa YouTube ha, ano na lang, patingin na lang, pasubscribe na lang din ha. Yung sticker. Okay, so ayun mga ka-travel, patuloy natin yung ating video. Magpipista na pala dito mga ka-travel sa aming lugar. So this coming September 7 and 8. So ayan mga ka-travel, ito na. I-share ko na sa inyo kung paano mag-brake na parang ABS. So yun na nga, sinabi ko kanina, yung video na to ay para sa mga may motor na hindi naka-ABS. So kunting kalaman muna mga ka-travel kung ano yung ABS. So yung ABS mga ka-travel ay anti-braking lock system. Anti-braking lock system. So ito mga ka-travel, hindi hinahayaan yung motor mo na mag-lock kapag ikaw ay nag-full brake. So ayan, para rin ito sa mga kaligtasan. So yung ABS mga ka-travel, maganda talaga sa mga baguhan dahil pag pihit mo na lang talaga ng brake, hindi siya talaga maglalak. So ituturo ko ngayon sa inyo mga ka-travel kung paano tayo mag-brake na parang naka-ABS. So ito mga ka-travel ha, in my own experience, ganito mga ka-travel, natutunan ko to kay Sir Notnot, shoutout Sir Notnot, na kung paano mag-brake na ganyan. So hindi niya sinabi sa akin kung ABS ba yan, pero parang ganun na nga mga ka-travel, dahil habang pinag-aaralan ko kung ano yung ABS, kung bakit siya gumaganyan. So ayan, parang ganun na nga, natutunan ko na. So ito na siya mga ka-travel ha, tatakbo muna tayo ng medyo mabilis-bilis. Effective talaga ito mga ka-travel ha, effective, as in effective talaga siya, dahil nas marami ko na itong nasubukan kumpara sa i-hold mo lang yung brake. So ganito mga ka-travel, yung gagawin natin, ang haba na eh, medyo palikot-sikot. Yung pag-brake natin mga ka-travel ay pag ganun-ganun, pakunti-kunti, pag ganun-ganun. Dalawa, di ba? Pag ganun-ganun, pati sa paa, pag ganun-ganun. Ganyan. So hindi mo bibiglain na ipu-full mo yung pag-brake, dahil pang ABS lang yan talaga eh. Pero kung ano mo, full mo, talagang maglalak yan kung hindi naka-ABS yung motor mo. So yung proper na pag-brake mga ka-travel, pag ganun-ganun, papiga-piga ng konti. As in effective siya mga ka-travel, lalo na yung mga sudden stop or mabilisang paghinto, pag ganun-ganun. So itatry natin mga ka-travel ha. Try natin. Oh, dito muna tayo ha. Oh, pag-brake tayo. Ganyan, oh. Mas mabilis siya mga ka-travel. Tapos hindi naglalak yung ano, yung brake. As in talaga parang ABS. Kasi yung ABS mga ka-travel, pag inuhold mo siya, hinold mo siya parang bumabalik-balik. Parang tug-tug-tug, bumabalik dito, parang may pulso siya. Pulso. Pag hinuhold mo, habang tumatakbo, pag hinuhold mo, parang bumabalik-balik yung brake. So, yan yung ginagawa ng ABS. So, ginagaya natin ngayon para maging parang ABS yung mga non-ABS na mga brakes. Ganyan lang mga ka-travel. Ito tayo, ulitin natin ha. Happy Fiesta Las Tapas! Ulitin natin mga ka-travel.
travel. Ito. Oh, mabilis-bilis na tayo ha. Pabrik ng kaunti-unti na brake. Oh, di ba? Mas ano siya, eh? Mas effective siya. Kumpara sa full brake. Full brake natin mga ka-travel. Maglalak talaga siya mga ka-travel pag i-full brake natin. Maglalak, kaya hindi siya advisable na i-full brake natin. Full brake natin ha. Oh, naglalak talaga siya oh. Parang yung gulong sa ulan eh. Hindi ko na talaga sinagad na pag-brake kasi nag-i-skid na yung motor eh. Nag-i-skid. So hindi ko na sinagad. So mas maganda pag ganun-ganun lang mga ka-travel. Papak-apak. Ganyan dapat yung pag-brake mga ka-travel na parang ABS. So opinion ko lang ito ha. Pero para sa akin ay effective. Kahit gamitin nyo na kagad ngayon mga ka-travel. Lalo na kapag mga high speed na kayo, mga 100 kph above or 90. Effective siya mga ka-travel. Effective siya. Kumpara sa iyo, hold mo lang yung brake. Di ba? Pero ito mga ka-travel, yung tamang pag-brake ha? Dapat sabay yan dalawa. Dapat sabay dalawa. Kung papiga-piga, dapat sabay yan na dalawa. Hindi yung isa lang. Dapat sabay. Di ba? So ayan, ganyan yung pag-brake na parang ABS sa mga non-ABS. So yung proper naman mga ka-travel na pag-brake, ganito. Tuturo ko sa inyo yung proper na pag-brake. Dapat din sa proper na pag-brake mga ka-travel, lalo na sa mga non-ABS, ay hindi mo bibiglain. Lalo na kapag mga high speed na kayo, 80 pataas. Hindi mo rin bibiglain. Ha? Hindi mo rin bibiglain. Dahil kapag binigla mo yan, yun na, magdudugo yan. Joke lang. Kapag binigla mo yan, mga ka-travel, mag-i-skid yung motor mo. Mag-i-skid talaga. Yung parang, maglalak yung brake mo. So, yan. Maglalak talaga. So, yung proper na pag-brake, yung dalawa, sabay. Tapos, paunti-unti lang. Paunti-unti lang. Tapos, kung alam mo mga ka-travel na ihinto ka na doon, so, malayo pa lang, mag-minor ka na. Huwag kang mabilis. So, habang, kunyari, doon ka, ano, ihinto. So, malayo pa lang, pag ano ka na. Magdahan-dahan ka na. So, yun, mabilis mo, tapos dito ka hinto, mabilis ka. Tapos dito pa lang, magdahan-dahan ka na. So, hindi yung magsasadin stop ka eh. Mahirap yan. Kahit gamitin mo pa yung parang pag-brake na parang ABS, mahirapan ka. Hindi ka niyan makaka-adjust. So, malayo pa lang, ano ka na, mag-slow down ka na. So, yung pag-brake kasi mga ka-travel ng mga non-ABS, ay kailangan natin ng mga skills. Ano? So, kailangan ng skills para masanay tayo sa pag-brake ng hindi naka-ABS. So, ganun lang. Magdandaan mga ka-travel. Dandaan. Huwag masyadong atat sa pag-brake. Lalo na kapag hindi ka-ABS eh. Mag-ano, skid ka talaga yun eh. Diba? Ngayon ay doon o. Pupunta tayo doon. Punta doon. Punta yung pigal lang sa brake. Ayan, tapos hold sa clutch para hindi mamatay. Diba? So, wag mong bibiglain na magbibrake ka. Diba? So, sa mga sudden stop mga ka-travel, yung gagawin mo dyan, kung naka-mindset pa sa isip mo, ha, mindset pa sa isip mo, redundant na. Kung naka-mindset na sa'yo yung parang ABS na pag-brake na papiga-piga, maganda yan. So, kunyari dyan. So, papiga-piga tayo, ha. Oh, di ba? Diyan. So habang nagpapiga-piga ka mga ka-travel, yung silinyador mo binababa mo na. Dahil sudden brake nga eh. So kung mag-sudden brake ka mga ka-travel na hindi mo ibaba yung silinyador, ganito. Parang mag tutuloy-tuloy pa rin yung takbo. Mahirap 'yan mga ka-travel, delikado 'yan kasi baka yung brake mga ka-travel ano, ma-unhold mo, ayun, nagpag-iwang-iwang ka na, so, malusugat na, maaksidente ka, or makadamay ka pa ng iba. Di ba? So, yun lang, yung mga techniques na dapat nating tandaan pagdating sa pag-brake ng tama. So, sinabay ko na ito mga ka-travel ha, dalawang topic na to. So, yun lang mga ka-travel. So, salamat sa panonood. Pasabi na lang kung bago ka pa lang sa aking channel. Rise and fall, mga ka-travel, and God bless. Peace yung...